Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ang... Sige na, makakakita na ulit yung tatay ko. Maraming salamat po, Duka. Labis-labis naman ang papasalamat dito ni Olive, dito naman kay Dr. Zoe, sa pagkakala na itong si Zoe ang nagbibigay nga dito ng donor sa mga mata dito naman sa ama ni Olive. Subalit ay wala namang kaalam-alam itong si Olive na ang tunay nga na nagbigay dito ay ito na ngang si Grace. Dahil sa pakikiusap naman dito ni Dr. Santos kay Grace na sana ay ibigay na lamang ang mga mata ni Mang Harold dito naman sa ama ni Olive sa kanila nga nadisgrasya upang makakita nga muli, dahil narinig nga ni Annalyn ang pag-uusap nga ni Olive at dito naman ang kanyang boss ng kanyang ama na hindi nga makakabalik sa trabaho itong kanyang ama kapag hindi nga daw ito makakakita. At nang marinig nga ito ni Annalyn ay dali-dali naman niya na pinuntahan nga itong si Grace upang pakiusapan na sana magpag-isipan maigi itong ngang donor ni Mang Harold upang makatulong pa nga ito sa ibang tao na nangangailangan. At isa lamang ang naisip ni Annalyn na ito na ngang ama ni Olive upang makakita muli at matustusan itong ngang kanyang mga anak na naiwan. Kaya dito naman, pinasalamatan ni Olive itong ngang si Zoe, kung saan ay naniniwala siya dito na itong si Zoe ang may nagbibigay ng ditong donor sa kanilang ama. Samantala, dito naman tayo kay Lynette at kay Michael. Lumalabas na nga ang tunay na kulay na ugali dito ni Michael. Dahil sa kanyang pagsiselos nga dito kay Aling Susan, na itong palang si Susan ay ang makakasama ni Lynette kung saan ay pupuntahan na nga nila ni Lynette ang mapapasukan na trabaho nito. At ang gusto nga mangyari ni Michael na siya nga ang magiging kasama ni Lynette dahil binigyan nga ito ng pagkakataon ni Lynette na ligawan nga siya ulit. At magagawa lamang iyon ni Michael kapag masasamahan ni Michael kung saan saan ito namang si Lynette. At dito nga umalma itong si Michael nang marinig at malaman niya na ang kasama pala ni Lynette ay walang iba, ito nang ang kanyang tiyahe na si Aling Susan. At sinabi nga ni Michael na pagkatapos ngang iwan nito at nawala nga ng mahabang panahon, at ito nga at bumabalik nga si Aling Susan at nagpakain na dito kay Lynette at Annalyn. At inawat naman ito dito naman ni Lynette dahil hindi nga maganda ang mga pinagsasabi dito ni Michael. At dito na rin, hindi mapigilan naman ni Aling Susan na sampalin ito ngang si Michael dahil wala naman talaga itong karapatan na magsalita siya ng ganon dito naman kay Aling Susan, at lalo pa't nagbabago na nga ito. At ito na rin ang ating pakaabangan, ang hinihintay nga nating lahat na malaman na nga ni Annalyn Santos na kung sino nga ba itong si Dr. Tanyag sa kanyang buhay. At dito na nga, hindi mati si Dr. Tanyag na sabihin nga dito kay Dr. Santos na siya nga ang ama nito. At dito naman din na bukas loob ni Annalyn na tanggapin ang kanyang ama, at dito niya niyakap at nag-iiyak nga itong si Annalyn dahil sa nga sa kanyang emosyon na ito nga ay kanyang ama na si Dr. Tanyag. At dito rin naman, nalaman ni Zoe ang katotohanan na may kapatid pala ito, subalit hindi pa natin tiyak kung ito nga ba si Zoe ay anak ba ng totoo dito naman ni Dr. Tanyag, dahil marami nga ang nakapagsabi na ito nga ay ampon at napulot lamang. Pero hindi pa tayo nakakatiyak kung yan ba talaga ay totoo, kaya abangan na lang natin kung ano nga ang katotohanan dito sa episode sa Abot Kamay na Pangarap, dahil mas pinatindi at mas kaabang-abang ang mga pangyayaring ito. At lalo pat, mahal na mahal pa rin ni Dr. Tanyag ito ngang si Lynette. At gusto rin mangyari ni Annalyn na sana raw ay magkakasama na sila dito naman ang kanyang ama na si Dr. Tanyag. At upang makabawi nga itong si Tanyag dito kay Annalyn, kaya naman, magdesisyon na rin ito na bibigyan niya ang mga kagustuhan ng kanyang anak na si Annalyn, dahil matagal nga rin ito nangulila dito nga sa kanyang itay na si Dr. Tanyag. Kaya yan ang ating pakatutukan at ang mga revelasyon dito ni Moira kapag nagkataon na malaman niya na ito palang si Tisay na tinutukoy ay walang iba kundi ito ngang si Lynette at ina naman ni Annalyn, at ito nga ang anak na si Annalyn Santos. Kaya yan ang ating pagkatutukan. Yan lang po ang aking karagdagang latest update, at maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig dito.